Praise God mga kapanalig, welcome sa ating ika-anim na utos, hindi, ika-anim na vlog. At ito nga, pag-uusapan natin ang psychoanalytic field ni Sigmund Freud, focusing on id, ego, or superego, ang tinatawag natin the tripartite psyche. Okay, pero bagong lahat ng yan, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating 300 plus na subscribers. I hope dumami pa tayo, kaya kung gusto natin ng mga ganitong klase ng contents, i-share lang natin ang ating mga video, ang ating mga links, at syempre, mag-subscribe lang ng mag-subscribe sa ating channel. Gusto ko lang special mention yung mga nagpapa-shoutout, no? Shoutout sa ating mga kaibigan, Haris, Haro, Melchor. Hello sa iyo dyan, kumusta ka, Lodi? E, Russell Alvarez, Divine Saplaco, yung mga yan na laging nagko-comment sa ating comment section. Mark Franco, Mark Barbero. Okay, hello sa inyo lahat, shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa ating mga UMS 11A students ng 2018, 2019, 2020, at syempre lahat ng mga naging estudyante natin dyan sa Rizal National High School. Shoutout sa ating mga co-teachers dyan, sa ating mga school heads, at sa lahat ng staff ng School Division Office ng Santiago City. And so, simulan na natin ang tripartite psyche, or ang id, ego, at superego. Simulan natin kay id. Si id, 100% unconscious. Pag sinabi natin unconscious, ibig sabihin, ginagawa natin yung isang bagay o yung mga bagay na hindi natin namamalayan. Hindi tayo aware. The id is unorganized, magulo, pabago-bago. Kaya minsan, hindi natin matukoy kung ano ba talaga yung gusto natin. O yung mga tinatawag nating instinctual drives. Pwede mong maging clue yan. Id, ID, instinctual drives. Si id gusto niyang makuha yung mga bagay na gusto niya sa napakadaling paraan or mabilis na paraan. Para saan? Para sa ikasasaya niya. O yung tinatawag nating instant gratification. Pero, hindi niya kinoconsider yung iba. Ang tanging iniisip lang ni id, yung pang sarili niyang kapakanan. Yung pang sarili niyang kaligayahan or kasiyahan. Kaya siya tinatawag din na the mind of an infant, o parang isip ng isang walang mawang sanggol. Isipin mo ang isang sanggol. Kapag yan nagising sa madaling araw, iiyak yan. Iiyak at iiyak yan kahit gaano pa kalakas yung kanyang boses. Bakit? Dahil gusto niya agad makuha yung gusto niya, yung gatas, na hindi niya na kinoconsider kung siya ba ay masyadong maingay, nakakabulahaw, or kung pagod ba yung kanyang nanay, or kung meron bang matitimpla para sa kanya. Dahil ganun magtrabaho si id, gusto niya agad i-fulfill yung desire na nararamdaman niya without considering others. Kasi si id present na since birth. Ganito na lang, isipin mo, si id, siya yung pulang anghel na bumubulong-bulong sa'yo na gawin mo ang isang bagay, lalo na yung mali. Siya yung laging nagsasabi na, sige na, gawin mo na. Sige na, yung tumutokso sa'yo, yan si id. Dahil si id ang source ng ating needs, ng ating wants, ng ating desires, maging ng ating mga aggressive and sexual drives. Si superego naman, kung si id yung pulang anghel, ito naman yung kanyang opposite. Ito naman yung puting anghel na bumubulong-bulong sa'yo, na gumawa ng tama. Ito yung moralidad mo. Ito yung iyong konsensya. Ito yung laging nagsasabi sa'yo na wag, o yung pumipigil sa'yo at nagpaparealize sa'yo kung ano yung mas mainam na gawin. Para naman masatisfy natin si superego, dapat hindi tayo makagawa, makapag-isip, o makaramdam ng mga bagay na mali. Dahil kapag nangyari yon, ang ipaparamdam sa atin ni superego ay tinatawag na guilt. Si ego naman ay mostly conscious. Ibig sabihin, aware ka. Si ego ang ating realidad. Ito yung bumabalanse ang id at superego. In other words, ito tayo. Tayo si ego. At kapag hindi natin nababalanse si id at si superego, gumagawa si ego ng mga paraan. Ang tawag doon, defense mechanisms. Magbibigay tayo ng mga sitwasyon kasi ganyan sa board exam. Very situational. Halimbawa, gusto mo ng tsokolate. Iyan si id. Sasabihin niya, sige na, kumain ka na ng tsokolate. Pero,
sasabihin naman ni Super Ego, wow, tandaan mo, diet ka. At kung ano yung iyong magiging aksyon, kung kakain ka ba o hindi, yun ay si Ego. Yun yung realidad. Halimbawa, kumain ka ng kaunting tsokolate. Ang sasabihin sa'yo ni Eid, sige pa, konti pa. Kumain ka pa. Minsan lang naman eh. Pero ang sasabihin sa'yo ni Super Ego, naku, sayang yung mga araw na hindi ka kumain, na nagpapayat ka. Sayang yung timbang na nabawas sa'yo. Huwag ka nang kumain yan. Madadagdagan ka na naman ng timbang. Ibuli ka na naman nila. Yan si Super Ego. Again, kung ano yung magiging desisyon mo, yun naman si Ego. Yun yung realidad na ginawa mo. Sa madaling sabi, si Eid, yung pulang anghel, yung tukso. Si Super Ego, yung pulang anghel, yung iyong konsensya, yung iyong moralidad. Si Ego, ang realidad. Ito yung action mo. At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa Eid, Ego with Super Ego, at sa iba pang mga subjects na may kinalaman sa education, lalo na sa mga magtitake ng board, please, feel free to hit the comment section. Ilagay nyo lang dyan yung tanong or yung inyong mga suggestions, content suggestions. Sisikapin natin gawan ng paraan yan. Sasagutin natin yung mga tanong at gagawin natin yung mga content suggestions ninyo. Kung inyong kapanalig at laging tatandaan na walang madaling pagkatuto, lahat ay dumadaan sa tamang proseso. And never forget that God is good all the time. And all the time, God is good. Inan ba tayo dyan? Amen to that. So share the good news and don't forget to hit the like button, subscribe.